Same nga. Kulot talaga same ako sa nga, totoong may buhay. Hola, live na yata. Halakak ba yun nauna? Live na. Live na ba? Diyos ko, para naman may live bago. Na, sabi, you are live. Ayan. Nizza Gueco is live now. DMM. Okay. Hello. 26 Magandang Kemen. Umaga. Hello everyone. O diba, hindi namin alam kung live na kami o hindi. Sobrang late na natin. Nakita ko yung poster natin. May ano pala. May ano pala. May oras pala. Diba? May oras ba? Nakalagay 8 a.m. Sorry na. Hindi ako nagising. Basta po late si Nizza po yung may kasalanan doon. Malinis Oy. Po ang konsensya namin ni Jeff. Oy. O bakit? Dati ikaw yung laging natutulog. Oh. Hindi naman ay, ako. Ay, ako ba? O, nasa'yo na ang corona. Ikaw yung hinahabol dati noong gabi. Kasi umaga. Noong gabi ikaw yung hinahabol. Oo, ngayong umaga gabi. Naman, si Nizza naman ang hinahabol. Si Nizza naman. Oo. Sabi niya, ay, naalimpungatan ako. Sabi niya, tapos pipikit ulit. Nagulat. Tapos natulog ulit. Ay, late ako nagising, gago. Diba? Tapos natulog na ulit. Sabi lang niya, late ako nagising. Tulog ako ulit. Ganyan. Nagising lang kasi nagulat siya. Kung wala na yung gulat niya, wala na rin. Nakatulog na naman siya. Sinisag nang gumagawa nun eh. Hello sa dalawang nanonood. Sana hindi kayo si Mika o si Miem. Ay, hindi ako yung isa. Hindi pa ako nag-try. Oh, di may isa. Good morning. Hello sa iyo. Nalita ko nag-isa. Oh, ilan ito na? Na yan. Ito na yung isa. Dalawa. Two, tayong dalawa. Ayan. Ako din. Nag-play ako. Ayan. O, di tayo pa rin yung viewer natin. Tayo nga dalawa. One na lang. Umalis ka pa. Tayo na nga lang nanonood. Umalis ka pa. Ay, nag-play ako. Hindi ako umalis. Bakit mag-viewer lang yung nanonood ako? Ikaw yung umalis. Ay, nandito ako. Ayan o. Ay, mag-a-update yan yung time ilang seconds. Okay. Nakakahiya naman ayan. Tayo. Just sabihin ng mga bashers natin. Nagaganito tayo. Tayo-tayo rin ng audience. Bakit? Diba? Patronize your own. Hello. Oo. Bakit? Eh kasi naman, ito rin naman yung ginagawa natin sa ano yung... Eh di mambash sila. Masaya kayo. Off-cam. Ayun. Di ganito tayo off-cam. Eh di on-cam na lang natin. Oo. Para masaya. Sali sila. Diba? Ayan. So sige, tuloy na natin. Tuloy na natin. Oo. Baka bukas pa dumating yung mga man. Introduction natin. Hindi. Tsaka ayan. Yung iba, ano, sabi ni Mark, yung iba daw, nanonood ng hindi na live. Yung oo. Ano, bubuksan nila. Kasi malalaman natin pag nanonood sila ng live eh, diba? So, diba? Hello, Jane matapos. Paula. Oh, meron na tayo ay, na tong si viewer. Madam. Bakala. Ay, madam. Totong viewer na yan, hindi na tayo yan. Oo. Ah, si JB, oh. May training ako. Diba? Good morning. Magandang umaga sa mga nanonood, sa mga hindi nanonood. At ang umaga pa rin. Magandang umaga sa lahat. Sa mga manonood bukas or any... day in the future. Good morning. Wow. Dali, ano ng topic natin? Dami natin introduction. Oo nga. Eh. So, yun to. Ayan, nakalabas ay, naman sa screen. Na. Tanggalin ko lang yung taskbar ko. Ha? Gusto niya ng cha. Ayan. So, screen ko lang na yung... Ayan. So, start tayo sa topic natin. Yung topic natin ngayon is netiquette. So, paano ba yung magandang... Ayun, ano ba yung tamang internet etiquette for freelancers? Kasi maraming, ano yan eh, maraming nakakalimot kasi nga, since sobrang sanay na tayong magtrabaho online, and sanay na tayong nakipag-usap kung kani-kanino. So, tingin ng ibang tao, parang okay lang. Kasi boss ko naman yung kausap ko, client ko naman yung kausap ko. Tagal na kaming magkatrabaho, so wala nang kalimutan na lang ng etiquette, di ba? Too much familiarity, I guess. May naalala akong complacency ano, na rin. Oo, diba tsaka may naalala akong sinend mo, madam, yung parang Slack conversation nila. Tapos ano, parang, oh, so what do you want me to do now? Sabi niya dun ako sa client. Ako ba nagsend doon? Hindi ko alam. Oo, ikaw.
O di ako ikaw, na ikaw lang naman nagsisil ng ganun eh. Eh, hindi naman ako na active. Hindi naman ako member ng ibang group. Gusto mo yung isend ko rin sa inyo yung convo na nasa labat ko one time na yung pagsagot ni ate sa chat ni client is parang humahalinghing na, oh, ganon. Naloka ako, hindi ko kinaya. May paghalinghing, te. Promise. Baka naman kasi ganun lang kasi sa magsalita. Ikaw, napaka-judgmental mo. Anyways, importante pa rin kasi yung etiquette, lalo na hindi tayo nakikita ng mga kliyente natin. Ang pinagbabasihan lang talaga nila kung anong klase tayong freelancer, anong klase tayong tao is, by the way, we reply. And I guess, ako, this is my thought, kahit naman sino, hindi mag-hire ng isang tao na hindi nila kasumbo, whether ethics-wise, work ethic-wise, or personality-wise. Kasi I think, I mean, kayo, mag-hire ba kayo ng tao na talagang kaliwang-kaliwata mga paniniwala ninyo sa buhay? Siyempre, hindi. No? So, I think very important. Oh, di ba, ano, may mga clients, sorry. May mga na clients na, ano, wala pang yung, hindi pa ito yung kinontrata ko sa yung singit, ah. Iba pa to. yung. Merong ibang clients na, ano, katulad ng isang client ko, yung VA na matagal, yung sa Liberal America. Hindi kasi siya mahilig mag-calls, hindi siya mahilig mag- makipag-usap sa phone. Pero, yung first interview niya sa akin, parang sabi niya, kahit 5 minutes lang na ano, Skype tayo. Kasi gusto niyang malaman kung, parang malagyan daw ng face yung name. Ano, yung pangalan ko, ganun. At saka para magkapalagayan daw ng loob. Kasi siya ayaw din niya. Hindi nga kami umabot ng 5 minutes eh, kasi nahihiya din siya. So, swak kami talaga. Ayaw namin ng calls. It's a tie. So, hindi kami umabot ng 5 minutes sa usap. Pero alam niya kasi yung sincerity. Alam niya yung kapag nag-uusap kayo. Kasi kapag, yung parang, di ba yung clients, doon nila binibase. Tapos, after nun, years na kami magka-trabaho, never na kami nag-usap ulit. Nakalimutan ko na nga yung boses niya. So, yun. Oo. So, yun sinasabi ko. Yung parang, kung siguro hindi niya nagustuhan yung kung paano ako makipag-usap, syempre hindi naman niya ako i-hire. Oo. And I think, tsaka, nakakalimutan kasi ng mga kasama natin parati, lalo na yung mga Amerikano yung client. Kayo, I mean, kasi parating ginagamit na rason yung Amerikano naman yan eh. Sanay naman sila. Straightforward, open-minded. I mean, is that reason enough for you to forget basic etiquette? Basic good manners in conversation or in interaction sa internet? Okay na bang rason yon? I mean, ako syempre may sagot ako, but you know, kayo. Ako, okay na ba yun na rason na? Kasi ano sila, Amerikano naman sila, diretso naman sila magsalita eh. Sa akin hindi, kasi diverse pa rin ang mga Amerikano. Parang ano pa rin sila, multi, ano tawag doon? Tulungan mo ako. Kaya mo yun. Dinistad ko yun yung training mo 10 years ago, bakla ka. Multi-talented. Ano, hindi, parang multi-race din kasi sila. Multiracial. Multi-race, multi-culture. Oo, multiracial, multi-culture din sila. Multi-culture. So, kahit pasabihin mo, ang pare-pareho silang Amerikano, iba-iba pa rin sila ng personalities, practices, and mga pinaniniwalaan sa buhay. So, merong mga Amerikano akong naging client na super straightforward na pag nagtanong, what the fuck is this? Ganon ka straightforward. And sa kanila, wala yon. Sa akin din kasi wala. Meron namang client na super sweet talk na i-ano niya talaga, parang sinusugarcoat niya or nagpa-positive scripting siya kahit galit na siya kasi ayaw niyang masabi na hindi siya professional or ingat siya kasi alam ang perception nila sa mga Pilipino is maramdamin. So, kaya nag-iingat sila na siguro may mga previous VA siya na nagsalita siya ng something straightforward and iniyakan siya kaya nadala siya. Kasi may mga ganong story eh. Totoong nangyayari siya. May client ako nagsabi na ganyan na sabi ko,
baka daw na-offend ako sinasabi niya. Sabi ko, hindi. Ano ka ba? Sabi ko. Sabi niya, hindi kasi may previous VA daw siya na yun nga, umiyak pagkatapos niyang sabihin yung or sabihin na mali yung ganito, tinatama niya lang, is iniyakan siya, and ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So, mas mabuti na nandun tayo sa safe side na pwedeng parang ano, business casual na pagsasalita. Casual pa rin, pero yung choice of words pa rin natin sana, ano pa rin natin into something professional. Kasi nagkaroon din ako ng client na malandi, pero dahil yung way ng bakit ako walang client na malandi? Ano ba yan? Kasi malandi ka daw. Hindi pwede nga. Baka maglandian kayo. Ano ba yung malandi? Alam mo yun? Ayun, kung pa lang may client na malandi. Oo nga, kami ni Nizza may client na malandi. So, ayun na nga. Hindi pa kaya akong cooler bone. since medyo professionally casual ako sa kanya makipag-usap, pag medyo tumatagilid na siya is, parang yung balik ko pa rin sa kanya ng pakikipag-usap is professionally casual. Hindi na siya nagpatuloy ng ganong way ng ano, ng pagsasalita. Hindi na siya nagko-compliment ng labas sa professional standards ko. Kasi kapag umabot na sa point, yes. Ko. Gusto ko talaga yung professional standards ko. Pag umabot na kasi doon sa mga remarks na lang siya, naging secretary lang siya ng homeowner sa own one. Nakapagtsaa lang ng Herbalife. Umakat na agad yung antas sa sosyedad. Nagkaroon ng professional standard. Yes. Ganun talaga. Minsan, social climbing din pag may time. Ayan, wala na si seryoso sa atin. Oh, tuloy mo na. Ayan na nga. So, ano, nasa na ba ako? Ayan, kasi dinidistract niyo ako. Nakalimutan ko na namin sinasabi ko. Ayun na nga. Professional standards mo. Oo, yung professional standards mo na hindi pasok. Mm-hmm. Pag hindi kasi pasok, as much as possible. Siyempre, deal with it muna, ano, in a subtle way. Pag hindi talaga, pag para sa akin medyo bastos, dun lang ako mag-ano talaga ng remarks na sasabihin ko na it's something na I'm not comfortable with or something. Can we just stick saka, to the... ano eh, let's not forget again, it's always about us, always a measure of us as professionals and as people. Never siyang naging measure ng ibang tao or ng client mo. How you speak, again, coming from a trainer, how you speak is a measure of ikaw as a person as a professional. And yun nga, yung small things, etiquette, yan ay mga bagay na napapansin. Yun yung iba, siguro, yung sasyara ko sa inyo, sabagay, matagal na yun. We have what we call. Nag-iba yung tunog mo, Jeff, parang nanggaling ka sa kuweba. Ano ba pinagagagawa okay mo dyan? Okay na ulit. Oo, yan, okay na. Na yung professional standards mo kasi, alam mo yun. Yung professional standards mo yan eh. Ayun, sabi ko nga, okay, mga we have what we call perception management. Yung term na perception management is managing how you are perceived. And pinaka-importante ito is kung paano ka magsalita. Whether chat or live. Kasi yun yung pinakamalaking measure kung anong klase kang tao or anong klase kang professional. So sige, let's go one into one by one. Sige, may idudugtong ako doon sa sinabi mo. Kasi ako na muna, Nizza. Pwedeng tumingit, pero podcast. Pero ano niya to? Hindi. Ano daw, ito? Siya may pakanaan ito, pero nagpapaalam siya sa amin. Ako talaga yung may kasalanan dito. Hindi, tsaka ito, pag sisingit siya, pwede bang sumingit? Kahit ayaw mo, isisingit niya talaga. Kung baga nagpaalam lang siya as a courtesy. Pero ipupush niya talaga. Hindi. Ayun na. Kasi, gusto ko lang. Yes, gusto ko lang. Etiquette. Podcast etiquette. Ano to? Gusto ko lang isingit kasi nga, sinabi ni Jeff na, at saka ni Madam na, yung iba-iba yung, sinabi mo Madam na iba-iba yung pakikipag-usap ng clients, di ba? Yung race, yung ganyan. And sinabi naman ni Jeff na, yung gagawin mo is, parang magre-reflect yung sarili mo. So, kung makahanap ka man ng client na hindi okay yung etiquette,
hindi mo kasalanan yon. Meron kang right na maghanap ng ibang client or hindi Mm-mm. hindi mo kailangang parang i-broadcast na bakit ang ayos ko naman kausap pero siya ganyan. Well, kasi well, hindi natin mako-control yung client. Yes. Focus tayo dun you sa have the liberty natin. To yeah, you oh, have the liberty to leave. Pero yung sinabi ni Liz, hindi mo makakontrol yung kliyente. Uh-oh. Ang makakontrol mo lang. Yung nga, sana, deal with something that you can control, like how you speak. Kasi how the other responds, maybe you can influence, pero hindi mo pa rin maididikta sa kausap mo kung paano kanya kakausapin. Ano din, tawa-tawa mo dyan. Kasi ini-English mo talaga ako. Ako dahil. Huwag ka nang iinom ng Herbalife, ha? Ganyan pala epekto siya. Yung prisera na siya. Dahil lang sa isang pangkata ng Herbalife. Pinapahiya niyo ako. Kumakanti, wala ka namang kahihiyan. Wow. Huwag kang ano. Wala kang kahihiyan. Tigilan mo ako. Ayun. So, doon tayo sa specific. So, sige. Banggit tayo, ano pa yung mga nakikita nyo na pet peeves nyo o yung talagang kinaiinisan nyo na ginagawa ng mga freelancers to the clients? Doon tayo sa freelancers to the clients, mm-hmm. kasi sabi nga natin, yung clients, hindi natin siya makakontrol. Ang makakontrol lang natin yung sarili natin. So, mm-hmm. isa-isahin natin, ano ba yung nakikita ninyo na medyo nagpapanting yung tengan nyo tapos bigla nyo ka-i-screenshot at send it to chat natin. Ano yung mga yun? Ako, unang-una sa akin, ang unang-una kasi sa akin, yung kawalan ng respeto, yung pabalang sumagot, yung tinanong ng maayos, tinanong ng professional, tapos pag sumagot, pabalang. Uh-oh. Alam mo yun? Uh-oh. Yung so what am I going to do with this? Ganon. Oh, yan. So tinanong ka, like, hi, could you tell me what happened with this? I don't know. I did that yesterday. I don't know what happened with that. Yung mga ganong sagot. Oo. Very big akin yung mga ganong sagot. Oo. Kasi try mong pakinggan, basahin mo ng malakas yung kinaip mo at pakinggan mo sa sarili mo kung anong dating nun. Diba? O, kasi alam lalo mo, na ano? Kasi chat. Kasi wala sa chat yung factor ng boses. Oo, wala yung tone of voice. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko naman kasi sinabi na ganun yun, ang in that way. Yun na nga. Since hindi mo sinabi ganun that way and walang voice and walang tone sa chat, babasahin yung nakatanggap sa paanong pagkakaintindi at pagkakatanggap nila. Oo. Kaya hindi po pwedeng rason na, ay hindi naman yun yung intention ko or hindi naman hindi naman yun kasi, yung ano kung paano ko siya sinabi. Kung paano mo gustong sabihin. Kasi basic na lang sa personal life, sa buhay natin. Kunwari, kung ano yung ginawa mo tapos nasaktan yung isang kasama mo, hindi mo dapat i-disregard yung nasaktan siya dahil hindi yun yung intention mo dun sa sinabi mo, di ba? You have to respect kung ano yung naramdaman niya nung sinabi mo yun and kung ano naramdaman niya nung ginawa mo yun. So, same with the client. Kung ano yung naramdaman niya or kung paano niya binasa yung sinabi mo, you have to respect that. Hindi mo pwedeng i-rason yung nasa isip mo nung sinabi mo na yun. Ayun. So, I remember in poems, intentions do not matter. When a message is delivered, intentions do not matter. What matters is how the person perceives or receives the message. Kaya very careful tayo, lalo na sa chat, when it comes to word choice, punctuation, and spelling. Kasi yun ang pagbabasihan eh. Even font color and font type. Napakalaking. May naalala ko dyan. Pagka-capital, no? Isingit ko lang. May naalala ko dyan na sinabi sa akin ng PL ko dati. It's not what you say, it's how you say it. Sige and na. And I, thank you. Yun na talaga yung Herbalife. Nakasingit ng buo. Oh. Yes. At take note, English pa. Yan talaga. Uh-huh. Oh, friend, yes. Inom kayo ng Herbalife pag may ano kayo, baka, meeting. Ano, pag may interview kayo, ano, meeting. Ay, ano, ako nasisingit. Ah, sumingit ka na. Hindi. So, ano, yung sa training kasi namin, sinimulan ko talaga sila sa ano, writing and communication. Sabi ko kahit hindi ka magiging writer, sabi ko importante na meron kang parang writing kahit background skill. Or maayos ka mag ano sa writing kasi ano parang
usually chat nag-uusap, 'di ba? So kailangan mm-hmm. extra careful ka dun sa sinasabi mo. Kasi nga baka iba yung dating doon sa client or iba yung mm-hmm. yung maiparating mo na hindi mo sinasadya. So yun, kaya importante yung etiquette at communication skills talaga sa atin. Yun. Bakit pag wala si Jeff, wala tayong sinisingit? Oo nga. Parang gusto lang natin siyang singitan ng singitan. Yes, o si FJ. Ayun. Singit na natin nga. To. Teka, madam, si Jane Paula muna. Kasi, ayun, sabi niya, nasarapan yung te, kaya humalinghing yung kanina. Talaga yung naman pag dumadating sa chatroom si Jane Paula. Oo, ayan, so si FJ. Oh, nagiging X-rated yung chat kapag nandyan na siya eh. Ayan, si FJ. Eh, kasi at sa atin kasi nang galing yan si Jane Paula. Nga, eh. Kaya oo, ganyan. Eh. Pinasa mo sa kaya akin. Kaya ganyan ang tubo niyan. Kabale-balentong din kami. Ayan, at the end of the day, it all comes down sa ugali mo as a person. The values that you live by, paano ka pinalaki ng magulang mo. Yes, agree ako dyan. I totally agree, 100%. I thank you, yes, oo. Yes, ayan, and I thank you. Ipabasa natin kay Jeff. Kasi ayan, kahit ba? Oo, kasi kahit ayan, anong basahin mo yung comment ni FJ. Oo. Hmm. Diba? Sabi namin, we totally agree. Nakalabas. Charot. Yes. O, isang boto na lang. It's a yes for me. O, ikaw, it's a yes for you. Hindi, o, yung hindi. Boto mo. Ako hindi. Remember kasi, when we, in the process of development. In the process of development kasi, your parents' influence come up to a certain degree only. Pagtanda mo, tas lumabas ka na, and you encounter people, you develop your own set of systems, no? Value systems mm-hmm. and beliefs. So you cannot entirely blame parents. Your parents. Mm-hmm. Pero ano, foundation parents talaga eh. Foundation parents, yes. Oo, mm-hmm. parents hindi talaga. Strong ang foundation ng parents, paglabas, mababago yun. Pag strong ang foundation ng parents, hindi yun matitibag, but people can start to question. So I will never blame parents kung paano mag-react ang tao. Kasi when you go out and you encounter people, you start developing a set of your own beliefs and value systems. Eh. So I always point the responsibility to the person. Ikaw yun, kagustuhan mo yun, eh. Ugali mo yun. Tingnan mo to, umalis wala naman kang... to si madam. Oo, patensya ka na, no? Walang sisisihing iba. So yun, yung ayoko yun, yung medyo pabalang sumagot. Malaking bagay sa akin yun, yung pabalang sumagot. Mm-mm. Ikaw ni Samien, meron kayong or narinig na practice na medyo ayaw ninyo? Yes, Nisa. Ako naman, medyo agree ako dito. So, hindi siya, siguro, katulad na sinabi mo, hindi siya totally depende sa pagpapalaki ng magulang mo. Pero, ako, agree ako kasi yung simpleng pakikipag-usap, yung mga simpleng sagot, dun yung nagsistart sa bahay eh. So, mm-mm. kung hindi ka maayos makipag-usap sa bahay, puro kayo galit, puro kayo sigaw, sa tingin ko, mas madaling madadala yun. Kahit na magkaroon ka ng own set of beliefs mo, parang doon pa rin kasi yung foundation. So, medyo, agree ako dito kay, pero nag-agree din ako. Ako kasi half-half. Gulo ko half. Eh, no? Balimbing ako eh. Oo, parang ako. Ako half-half. Ako very, sa akin ha, very kanyang strength yun eh. Oo. Very Filipino yung concept naman. Na it's all about the parent. It's a very Filipino concept. Ako kasi, I view individuals, kahit bata pa yan, once tumungtong yan ng 7, which is in psychology and in all other aspects, is the age of reason. Pag ang tao marunong mag-reason, sabi nga nila, di ba, hindi mo na matuturuan ng pag-7 na. Yes. Ay, hindi ako naniniwala na may magulang na magtuturo ng mali. Kung may ituturo ka. Oo. But yung ako yung ako background. Ako kasi half-half. Kasi yung background nung kung paano ka lumaki. Na, oo. Malaking influence yung background at saka yung core values na makukuha mo sa family. Pero, merong mga taong strong na kapag nagkaroon sila ng sarili nilang pag na-reach nila yung certain age na nakakapag-decide na sila on their own, nababago nila yung practices. Kasi may mga batang galing sa delinquenteng pamilya pero lumaking matino. Diba? Merong mga pamilyang galing sa disenteng pamilya pero lumaking balasubas. So,
half-half. May mga taong strong na kaya nilang may sariling paninindigan at mayroong mga taong hindi makaalis sa umbrella ng parents. Ako, I always say kasi it's very Filipino na yung mga bata, ina-underestimate natin na walang alam yung bata or hindi pa kayang magkasod ng bata. Just ko, I've been teaching in college for 8 years. I've been teaching for 20 years. Ang mga bata ngayon, people don't give them credit. Dapat bigyan. Kasi ang mga bata ngayon, matalino. Inaasum lang natin ang mga bata ngayon ay hindi matalino, pero they are very, very smart. So, yes, I agree. Si JB naman, choosing the right words, sabi niya, na fit sa client. Totoo yan. Meron kasing words choice. Okay lang sa'yo, but iba yung dating sa foreigner. Lalo na kung chat word lang choice. Communication niya. Oo, true. Correct. Lalo na kung sa ibang parte pa ng US nang galing yan. Let's say Midwestern or South. Iba ang vocabulary, iba ang syntax, iba ang gamit. Mm-mm. Alam mo, may naalala kong ano... May naalala kong screenshot. Siguro si Madam din nag-send doon. Yung parang ini-interview pa lang siya. Ikaw talaga eh. Parang ini-interview pa lang siya. Tapos, ano siya yung... Tapos nagre-reklamo siya kasi parang sinayang yung oras niya. Pero nung tiningnan yung chat, parang bastos din siya sumagot. Yung hindi ba yung sa'yo yun? Akin ba yun? Sa'yo yun. Nang baby na kaka sa'yo pala. Experience mo yun, gaga ka. Hindi. Hindi, may babae talaga. Nag-post siya. Tapos yung mga comments, parang sinabi na hindi ka rin dapat kasi ganun sumagot kasi interview. Okay. Parang sinabi, parang what's this all about? Sabi niyang ganun. Tapos parang nilalagay pa niya. Kasi I'm doing something eh. Can I call you later? Sabi niyang ganun. Interview nga yun. Tapos ganun siya makipag-usap. Pwede ka naman mag-reset ng oras ng sa maayos na pero agad-agad. Pagsalita. Ay, wag agad-agad. Mm-hmm. Yung wag siya notice. Oo, hindi. I mean, bigla lang nag-PM si client na, are you free for a call like in a few minutes? Ayun pala, pwede ka naman magsabi na, parang pwede ka naman. Ako kasi sinasabi ko, kapag hindi ako available or kahit available ako, pero wala ako sa mood, wala yung... Makipag-usap, oo. Oo, na makipag-usap. Wish at pili ko, hindi kita masasagot ang matino. Sasabihin ko, sorry, I'm currently outside. Can we have it in like an hour or two? Para makapag-refresh muna ako, makapag-jogging in place. Makapag-ready ka. Alam mo naman, nagja-jogging. Jogging in place ka dyan. Makapag-jogging sa kapit-bahay. Para minum ng Herbalife. Oo, basta ganun. Nag-ano na lang ako ng... Ano yata, basta yun. Ganun din, nag-message lang sa kanya yung client for an interview. Ay, hindi niya maalala kasi nag-apply siya. Ganyan. So, hindi niya naalala nag-apply siya. Parang nakita lang yata yung profile niya. So, kaya ganun daw yung reaction niya. Pero for me, kahit na... Bastos pa rin. Ayusin mo yung reaction mo, Parang, meron pa kasi siyang sinabi, parang pinapakain pa ba yung anak, mamaya na lang. Parang gano'n. Pero basta, napaka, parang, paano ko ba sasabihin na? Napakakanto, Eme. Oo, na, mamaya na lang, may ginagawa ako eh. Parang gano'n na. Ay, nakapag-usap sa friend? Oo, parang kaibigan, or parang nag-a-apply sa kanya yung kausap niya. I mean, ako kasi, pero siya yung naghahanap. Hindi ka din dapat ganun eh. Kahit nag-a-apply sa'yo, hindi ka din dapat ganun. Pwede ka namang, there's always a better way to say things. Hindi yung ganun na bastang-bastos. Mm-hmm. Yan yung second pet peeve ko eh. Yung walang paggalang sa oras ng ibang tao. Mm-hmm. Yung, when someone set a meeting with you, and you said yes, that is a commitment coming from you. Mm-mm. So you respect that commitment na inilabas mo and you respect the time that given by others. May sakit ka o hindi. Or magsabi ka in advance na i-move mo. In advance. Pwede naman yun. Kung hindi talaga kaya. Kasi ako nag-move ako hindi talaga kaya. Okay naman. Mm-hmm. Nagkakaintindihan naman kami. Pag pumayag sa yung host party, edi pak. Yung commitment talaga. Ako nga hindi ko nakita yung message ng client ko. Sabi niya kasi sabi niya, 5 o'clock. Tapos 4 o'clock pa lang pala, nag-send na siya ng Zoom invite.
hindi ko napansin. 5 o'clock na ako dumating. Pero on time ako sa 5 o'clock. Buti lang mabait siya. Hindi ko talaga nakita. Sabi ko, sorry, ganun. Tapos sabi niya, okay lang naman. Oo. So, yun. Na lahat naman nakukuha sa maayos na pag kinausap mo ng maayos naman. Hindi kasi yung ano, iwasan natin yung parang ikaw na nga yung may mali. Hahanap ka pa ng sisisihin. Katulad ko. Huwag hahanap ka ng excuse. Ako na nga yun din nagising. Sinisisi ko pa yung alarm clock ko. Parang ganon. Diba? Oo. Diba? Inamin ko naman eh. Hindi. Inamin ko naman. Hindi. Basta ganon. Yung parang, very excuse-driven. Sorry, late ako. Ganyan. Huwag yung, sorry kasi yung ano yung kapitbahay namin or meron kasing ginagawa dito yung ganyan-ganyan. So, yung mga ganun, hindi na kailangan malaman ng client. Sincere apology na. Oo. Tapos, go on, move wag on nang, na kayo. Wag, move forward na kayo. Huwag mag-point fingers. Yes. Ayaw na ayaw ko. Yan, isa sa pet peeve ko. Ayan ang pinaka-pet peeve ko talaga. Pointing ayaw fingers. Diyos ko, kung pwede ko lang putulin yung mga daliri. Nagalit ako sa ganyan, thanks. Yan yung medyo hindi ko gusto. Yung lahat ng bagay may excuse. A good example, tapos no, bumili ko tama. May binili kong product sa internet, sa Facebook. So, ang usapan lang, Facebook Messenger. So, ang commitment niya, ang timeline, 2 to 3 days. Eh, dinase ko yung order September 30. Ah, baka hapon wala pa rin. So, sabi ko, bakit wala pa to? Pag ito hindi pa ito dumating ngayon, hindi ko na ito kukunin. Babalik ko sa inyo ng walang bayad. Ang sagot sa akin ng seller, hindi daw nila kontrolado kung paano mag-operate yung courier nila. Eh, di, uminit ang ulo ko. Sabi ko, hindi ako nakikipag-usap sa courier nyo. Sa inyo, ako nakipag-transaction. Kayo ang kausap nyo. Kausap ko, ayusin nyo yan. Sabi ko, you need to take ownership of your services. Oo, dapat tawagan nyo yung courier nyo. Kung ano yung commitment natin, we take ownership of that. Kahit ano pa ang mangyari. No, kaya kung babalikan yung mga earlier sessions namin, may pinag-usapan tayo, no, yung, ano yung mga kailangan para mag-freelance. Sinabi natin, kailangan may plan A, plan B, plan C, plan C, hanggang sa dulong letter ng alphabet. Dapat may backup plan. Oo, and may alphabet. Hindi siya po pwedeng excuse. May meeting ka ng 6, wala kang internet, lumabas ka, pumunta ka ng... Lumabas ka, coffee shop. Pumunta ka ng internet shop, pumunta ka ng coffee shop. Kasi yung excuse na walang internet, ano sa'yo din magbabalik yan eh. Kasi isasabihin yung interview pa lang, nawawalan ka na ng internet. Eh, paano mo magagawa yung trabaho mo sa akin? Eh, sa internet nakasalala eh. Di, wala na. Babalik din sa'yo eh. Kung gusto mo lang mag-run. Yung pagiging excuse-driven talaga ng mga tao, doon talaga tayo nagkakaproblema. Ayun, isa sa mga ayaw na ayaw ko, yung pagiging excuse-driven saka yung walang respeto ng iba. Si Jeff kasi hindi siya member ng Freelancing with a Heart, diba? So, pasok natin itong isang situation. Diba, umalis din ako doon. Umalis ka rin doon. Oo. Nandun pa siya. Hindi, nandun pa ako. Kanyang pero... umalis mag-isa. Hindi. Ako lang pala umalis. Ako lang pala umalis. Ipahinayin yung situation. May situation doon na parang may sakit siya. May dengue yata yung anak niya. Tapos siya din may sakit. Kaya lang, may client siya na parang a few days ago pa lang niyang nakuha. Tapos may deadline siya bukas. So, torn na torn siya kung paano niya gagawin. Kasi daw, masama yung pakiramdam niya, pero tinatry pa rin niyang abutin yung deadline. So, sabi ng mga comments, be honest, ganyan-ganyan. Tapos, parang sabi ko sa kanya, maghanap siya ng pwedeng mahinga ng tulong. Parang wag mo nang i-let down yung client. Kasi yung mga sinasabi ng iba, parang be honest, sabi mo may sakit ka. So ano, sabi ko sa kanila, tingnan nila yung magiging dating sa client. Kasi ang magiging dating sa client, parang, hi client, I'm on my way to the hospital. I can't reach the deadline. Tapos yun na, tapos na. Parang ano, nangyari, iniwan mo sa ere yung client. Anong resolution mo? Oo. Diba? So, wala ka bang backup plan? Hanap ka muna ng resolution, ng solusyon, na hindi mo ipapasa yung burden kay client. Yung parang very reminiscent. Di ba Rhea, nung boss ako ni Rhea, nung boss ako ng mga trainers ni Rhea, alam niya yan. ang mga trainers ko hindi po pwedeng pumunta sa akin na problema lang ang dala. Bakit? Kasama sa bayad nila, sa sweldo nila ang umisip ng solusyon.
Ngayon, kung pupunta kayo sa akin at problema lang ang dala ninyo, mapapagalitan ko kayo, masasabog ko kayo ng walang bandawan. Alam ni Rhea, nakita na niya akong manabog ng trainer. At pinsakunan mula ang ulo hanggang paa. Pag pupunta ka sa akin, feeling ko nga pati ako napalikuan din eh. Hindi kailangan, ano, kailangan may dala kang solusyon. Same thing with freelancers. You only do, sa akin ha, you only go the honest route or hindi mo talaga, kung hindi mo talagang kayang gawin kapag na-exhaust mo na lahat ng means na possible. Yes, yes, yes. Oh, kapag yun yung gusto kong sabihin mo na, sa kanila. Na naghanap ka na ng karelyebo, walang karelyebo, nag-alo ka na ng pera, ayaw pa rin ng karelyebo, wala talaga. Or, walang, wala or ginawa talaga, na, mali pa rin. Mm-hmm. So, ginawa na. Eh, pero make sure kapag naghanap ka ng karelyebo, i-check mo pa rin personally. Ha? Hindi pwedeng ipapasok kasi, na, kasi pangalan mo yun eh. Pangalan mo yung nakatala doon. Pangalan mo yung nakasalalay doon. So, what I'm saying is yun na, kailangan na-exhaust mo na lahat ng means possible. Mm-mm. Hindi po pwedeng yung mga excuses lang na, ay, may lagnat ako, may sipon ako, hindi ako makakapag-meeting. Bakla ka may sipon, hindi ka na makapag-meeting. Anong meron? Hahawaan mo ba yung kliyente mo? Pag may sipon ba, hindi ka na nakakakigot. Alam mo yun, ay, maraming na ako nakitang ganyan sa mga freelancers, nagkasipon, nilagnat, na parang gusto ko sabihin, sipon lang yan, takalagnat, hindi ka baldado. Totoo. Meron akong, pwede magkwento. Hindi naman sa pagiging, hindi naman sa pagiging inhuman, or... Hindi ba kakao? Ano yun? Oo, yung commitment kasi yung pinag-uusapan dito eh. It's your word of honor against, sabi ko nga, oo, kahit papunta na ako, ako personally ito, so hindi ko talaga, hindi mo pwedeng sabihin, ako na sumingit. So ako personally, papunta na ako sa ER, dadalhin na ako sa ER, nagpapaload pa ako, papaload ako sa sawa ko, paload mo ko para ma-message ko si ano, para alam nila. Kasi hindi pwede, kailangan, before pa mangyari, alam na nila. Kasi hindi pwede yung pagdating ng deadline, sabihin mo, nagkasakit kasi ko eh, tapos hindi ko nagawa. So, anong dating sa client nun? Parang hindi mo siya ginawa ng paraan. Parang pinasa mo yung... lang naman kasi. Oo, pinasa mo yung... Parang, ang pamit kasi nung reasoning ng ibang freelancers na, mamamatay na ako, alam nga naman, piliin ko pa yung client. So, syempre, respeto rin. Kasi binabayaran hindi niya kayo. Hindi sinabing piliin mo yung client. Wala naman sinabing piliin mo yung client. Sinabing magmamatay ka. Sabihin mo lang, yung parang gumawa ka ng paraan, wag mong iwanan yung burden sa kanya. Oo. Meron akong may ikikwento lang ako na ikwenta mo na. Si Liberal America. Diba kinikwento ko naman sa inyo? Siya na naman. Ako talaga. Hindi. Nag-start ako sa kanya. Nag-schedule lang ako ng Facebook post niya, 'di ba, sa mga pages niya. 'Yun talaga yung pinagsimulan ko eh. Tapos nung gusto niya akong ipasok sa ibang task, pinaghanap niya ako ng papalit sa akin mag-post sa Facebook page. Tapos yung kaibigan ko, ni-refer ko sa kanya. Tapos nakakahiya kasi first week pa lang, parang dalawa yung rason niya na masakit yung ulo niya. Tapos isang araw doon, umalis siya, nagpasama daw yung mama niya. So sa isang linggo, tatlong araw siyang absent agad. Tapos nakakahiya kasi, tapos ang nangyari pa noon, pinunong niya yung 20 hours niya. Nang yung gawa niya, wala pa sa 1/8 ng nagagawa ko sa isang araw. So, parang, nagpasama yung mama mo. Oo, importante yon. Pero pagdating mo, hindi mo ba magagawa? Or, kasi nag-commit ka na yung work na yun, may contract na kayo eh. Nag-commit ka na. Oo, may contract na kayo. Huwag yung simpleng may rason ka agad na aalis lang ako kasi ganyan. So, katulad nung sinasabi natin dati, ang freelancing talaga, work anywhere, anywhere, anytime, pero kailangan mong pagtrabahuhan yan. Hindi yan simula pa lang. Gagain ka pa lang ng trust ng client eh. Oo, gagain mo pa lang yung trust ng client yan. Mo, ganun ka na. Ako, personally, usually, hindi ko ini-involve si client kapag may mga medical issues. As much as possible, hindi ko na sinasabi. Kasi alam mo yung, hindi naman sa wala kang utang na loob or
maarte ka. Ayoko nung paulit-ulit akong tinatanong tungkol doon. Yung too much concern, nahihiya ako eh. Yung kada umag, parang araw-araw na lang tatanong, so how are you? How do you feel? Do you need, ano? Kere? Parang kasi baka mamaya mag-alangan pa sila magbigay ng kasi, task. Oo, yun na nga yung nung nakaraan na hospital ako, diba? Tapos papasok ako ng Lunes. Eh, part-time lang naman yun, 4 hours. So, feeling ko naman kaya ko. Tsaka parang feeling ko na buryong na ako nung wala akong ginagawa. Pumasok ako. Pinalayas ako. Sabi, sinet niya na daw yung araw niya na wala, na hindi niya ako kailangan. Kaya matulog na daw ako ulit. Pinalayas sinuta, ako. Sinuta, isarap? Oo. Ganon. Ano? Mm-mm. Meron din at least kusa nila. Oo. May sabi ko, yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sabi ko, kaya ayokong nagsabi. Pinamahal mo na ako eh. Nagre-reveal ng, oo. Kaya ayokong nag-disclose na nahulog ka na sa akin, client. Napo-follow ka, no? Pinamahal mo na ako. Yung client ko din sa Slack, kasi puro sila Amerikano, pag may sakit ako, sila mismo yung nag-announce sa channel na huwag nyo itatag si Nizza, ganyan-ganyan, may sakit siya, gano'n. Tapos nagagalit sila kapag ka ano. Oo. Nagagalit sila pag nag-work ka. Sabi niya, magpahinga ka. Kasi sabi nila, mas gusto ko yung isang araw kang wala ngayon kaysa pilitin mo ngayon tapos lumala yung sakit mo, mas matagal kang mawala. Mm-hmm. So, yun yung thinking ng client. But, kailangan mo munang kunin yung trust nila bago para dumating sa punto na gano'n. Oo. So, hindi yun kapag, day one na kukuha kaya, mo. Yes, kaya nagiging ano yung ibang freelancers, umpisa pa lang, nag-ano pa lang sila ng trust, masyado na silang demanding. Demanding and entitled sa gano'n. Yes. Entitled. So, yes, yun yung iwasan natin. Yung kumbaga, magbe-bend talaga tayo at magbe-bend sa umpisa para makuha yung trust nila. Hindi bend down pwedeng... yet! Sorry, matip-matip ko. Gago! Kahit kailang ka. Sige na, hindi na. Napaka-buisit mo. Hindi na. Hindi na. Tama na. Okay. So, yun nga. Yun. Ikaw, Rhea, meron ka bang kinagigigilan? Ikaw, Nisa, meron ba kayong specific na kinagigigilan? In terms of etiquette. Internet etiquette. Ako? Alam ko na. Madami. Gigil nga tayo sa isa't isa eh. Tapos ito, meron ding incident sa akin na. Nakwento ko ba to last time, nung last episode natin na yung client na niresignan ko kasi, mayroon niyang parang hindi magandang nangyari. Ah, no, nakwento mo natin. Si Kandalar ba yan? Oo, tapos nakwento ko ba yung part na nakausap ko na si client at nagkalinawan kami? Yes. Oo, nakwento mo. Oo, yun. So, yun lang. Parang, una kasi, hindi ko talaga sinabi yung rason kung bakit ako nag-resign. Nag-come up na lang ako ng excuse kasi ayoko makasira ng trabaho. But later on, nung time na nag-usap kami ulit, masama pala yung loob niya sa akin kasi iba yung dating sa kanya nung resignation ko na parang pinagpalit ko siya sa pulang payong. Ganun yung dating. Pinagpalit ko siya sa mas matabang isda. Lintik na pulang manok na yan. Legend. Huwag mo maisali-sali sa usapan niya, nababanas sa akin. Lisa, tumibig-link ka na nga kung sino-sino pa isinasama mo yung pulang manok na yan. Tapos yun. Hindi ka nakakatulong eh. Tapos since ako na yung lumabas na masama, sinabi ko na talaga, kasi kumbaga yung takbo ng usapan namin, medyo emotional niya, medyo agitated na kami pareho, kasi masama din loob niya sa akin eh, na parang umasa siya na magiging okay kami, tapos bigla na ako magre-resign, na parang hindi niya maintindihan yung nangyari. Tapos bigla ko na sasabihin, may iba akong project or puno na yung sked ko. Tapos sinabi ko, sa kanya yung totoong reason. Tapos yun nga, sabi niya, hindi ko alam na may ganyan pala, sabi niya. Kaya nagtataka talaga ako kasi, ang taas ang tingin ko sa'yo before, tapos bigla ka mawawala ng ganun lang, sabi niya. So may ganyan pala, hindi ko alam. Sabi ko, sa totoo lang, ayokong sabihin kasi mayroong trabahong maaapektuhan. So parang sa atin, sa mga freelancers, lalo na kung may mga kasama tayong Pinoy, medyo ingat-ingat din tayo sa binibitawan nating salita kay client, may it be sumbong, may it be true or not. Especially if it's true, still, ingat pa rin tayo kasi although
gusto nating maging totoo at tapat, kailangan nating manimbang between being honest, being being honest sa client and yung may maapektuhan tayong ibang trabaho. Kung pwede yun. Bang mag-move on ka na lang or pwede bang mag-move on ka na lang kasi baka naman kayo lang yung hindi nag-work pero sila ni client nag-work. Katulad nung nangyari nga sa amin na although ganun yung nangyari still siya pa rin yung kailangan piliin ni client kasi bukod sa ayoko na talaga siya yung pwedeng hindi siya yung pwedeng i-call kasi ni client anytime eh ako kasi may time frame ako kung kailan mo ako pwedeng istorbohin and hindi niya kaya yun at the moment mas nag-work sa kanya kahit wee hours at may kailangan siyang urgent kasi yung client bigla-bigla lang susulpot sa kanya kahit anong oras tatawagin siya ng client so makakailangan siya ng contract or ng document na kailangan gawin ni VA available yung isa, mas available yung isa. Kaya sabi niya, at this point, since hindi ko pa kaya ng full coverage na shift para sa mas maraming VA, mas nagbo-work yun sa setup ko. Tapos sabi ko sa kanya, naiintindihan ko naman. And besides, sabi kong ganun sa kanya, I don't think your setup will work with what I am really pursuing career-wise, sabi ko. So, ayun, naghiwalay kami ng maayos. Nagkaroon kami ng closure. Gaga. So ayun. At bottom line third party is, kasi. Third party kasi. Bottom line is the legal VA. Bottom line the legal is VA. Ayusin pa rin yung pakikipag-usap kahit galit the bottom ka, hindi ka nag-confront to be better. Siguro ko hindi sige kwento natin ng konti. So, nung umalis siya, professional pa rin siyang nag-send ng email dun sa client niya. Hindi niya kinonfront yung client and hindi niya inaway yung dalawa. Yung isang VA and yung client. Umalis lang siya and professional pa rin siyang nag-email. So, yun, kasama siya sa etiquette. Kasi paano kung inaway niya, di ba? So, parang sa kanya rin magre-reflect. Do not burn bridges, di ba? Oo. Do not burn bridges. Kasi, yun nga yung sabi ni client to bago kami maghiwalay. Sa totoo, sabi niya, hindi ko talaga afford yung rate mo and unfair para sa'yo na bayaran kita ng ganito kasi alam ko yung skill set mo. Sabi niya, and at this point ng business ko, hindi ko pa kailangan ang ganyang skill set na meron sa'yo. Malay mo, in the future, yumaman ako, mag-boom business ko, pwede tayo magkatrabaho ulit. Sabi ko, naman walang problema. Malay mo. Basta wala yung isa. Charot. Basta wala yung isa. Okay lang ako. Charot. So wala ako, lang ako. O kaya, subordinate ko yung isa. Charot. Okay na ako. Isa rin sa ayaw na ayaw ko yan, connected din dyan yung TMI. Too much information. Masyado tayong feeling comfortable kay client. For example, kaming tatlo, definitely, sigurado yan, we have personal relationships with our clients. Nakwento na namin yan in our previous episodes. Pero ako, and I'm sure itong dalawang to, will agree na I still maintain that line between the client and me. Kahit gaano personal, kahit gaano ka-friendly, I still maintain that line. But I've seen freelancers na walang prenong TMI when it comes pati to the client. Pati away nilang mag-asawa, pati sinasabi nila sa kung magkano ang kilo ng bigas, magkano ang kilo ng manok sa Pilipinas. Or worse, kunyari, hindi papasok, ginagamit na rason, ay, hindi ako makakapasok kasi nag-away kami mag-asawa. Or yung anak ko, may ganyan. Too emotional, keme, do. Oo, TMI. Maggawa ka na lang ng maayos na, Too much information. Nakakalimutan yung pagiging professional na parang you still delineate or you still I'm sorry sa word ha, pero para sa akin kachipan. Sorry sa word, pero ang laking kachipan. Madami kasi na na paint ng wrong impression talaga yung nung naglabasan yung mga kamote coaches. Talagang na-paint. Ako hindi ako kahit sino nang magalit sa akin dahil sa kanila, dahil doon sa mga ads nila na kumita ng 6 digits kahit na 4 hours lang nagtatrabaho or less. Yung mga tuloy, yung mga newbie, nawala yung foundation ng etiquette. Parang akala nila, parang sabi nga, 4 hours magtatrabaho eh. Oo, yung
sabi nila 4 hours magtatrabaho. So okay lang, sabihin ko, ah, kasi pupunta ako sa school ng anak ko eh, kaya hindi ako makakapagtrabaho. Pero may mm-mm. commitment siya. May sinabi siya na ipapasa sure. niya yun sa araw na yun. So medyo nawawalan, kaya hindi rin sila nakakahanap ng matatagal na mga gigs. Kasi nga, hindi nila naaalagaan yung client. Masyado nagsistick doon sa work anywhere and anytime. Pero hindi nga kasi pwede. Parang hindi pa nila binibuild yung foundation nila doon sa client. Masyado na silang demanding. Oo. And masyadong honest na parang pupunta ako sa school ng anak ko, hindi ako nakapag-work. Tapos, sorry na late ako nang uwi kasi nakipag-away yung anak ko. Oh, sorry kasi umiiyak yung anak ko no. Ano, dinala ko muna sa Jollibee. 'Di ba? Hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan. Ako kasi ganun, so kunwari may kailangan akong gawin, ginawa ko. Pagdating ko, pipilitin kong matapos dun sa oras na nandun ako bago ko sabihin sa client. Kasi mahirap yung ganun na ang nangyayari kasi parang sinabi mo, nangyari, life happened. I did not do what I had to do. So, ano nangyari? Mabibigay mo sa client yung ano, burden na naman na kailangan niya pa yung task na yun. So, siya yung mag-a-adjust. Kasi all this time, alam na niya na matatapos mo yon at hinahintay niya lang. Tapos, bigla kang dadating, sasabihin mo, hindi mo natapos. So, anong mangyayari sa kanya, di ba? Nagalit si Jeff na freeze. Hindi, may call lang siyang gire-receive. Ah, okay. Siya grabe ba yun? Siya pala yun, tumutunog. Tapos, yun nga, parang yung too much information, katuloy yung sinabi ko kanina, I'm sorry for the word, pero kachipan. Kaya, bumababa lalo yung tingin ng ibang clients sa atin pagdating sa professionalism. Kasi dahil dyan, ang majority ng mga clients natin, hindi nga nagdi-disclose sa atin ng something personally. Like, katulad ng mga previous clients ko, yung isa, nagtataka ako bakit, ano, nananahimik siya, yung pala going through divorce, ano na, battle with her wife, with his wife. Tapos, yung isa na, kamamatay ng nanay, ganyan, hindi lang nagsasalita. Alam mo yun, tapos yung isa, wala, hindi nagsasabi, pero nasa ospital palang kasalukuyan, pinipester ko ng tanong at tawag. Yun pala, kasalukuyang inooperahan sa puso yung asawa niya. Hindi sila nag-disclose ng mga ganong yung mga masyadong personal details. So, sana sa end din natin ganon. Like, try natin gawan ng paraan on our end before tayo magsalita ng ano. Nung time lang na nakapag-disclose na ako na I am in a hospital kasi nag-email na tatawag in a few minutes or something. So, sinagot ko ng, sorry, I can't make it kasi ganito, ganyan. Tapos, can you tell me what happened? Eh, tinanong na ako, ano pa bang gagawa ko? Tapos sabi ko lang, ay, it's just a minor kemedo-kemedo. O, tapos ayan na, ang dami ng eksena, churorot-churorot. Pero okay lang. Yun, yung too much information talaga. Nakaka-tear-tear yan. Siguro kailangan din natin i-set sa mind ng mga newbies na manonood dito, no? Yung clients natin, hindi nila full-time stint or gig itong pinapagawa niya sa'yo. Kasi kunwari, business lang yan. So, may sariling buhay yan. Portion lang ng buhay nila ang ino-offer nila dito sa business nila and na kailangan nila ng tulong nyo. So, kayo, hindi nyo kailangan na ibigay lahat ng buong buhay mo doon sa client. Parang i-ano mo lang din na yung portion lang na kailangan niya is yung task na magawa. Hindi na niya kailangan magkaroon ng iba pang sakit sa ulo, ibang kadramahan. Oo. Parang after this project, okay na. Kasi, tapos na. Nagawa mo na yung trabaho mo. Kasi yung isa, yung sinabi niya pa yung kilo ng bigas, yung kilo ng manok. So, parang magkakaroon ng effect kay client. Parang, ala, paano to? Maliit na yata yung bayad ko. Mag-worry pa siya. Maliit na yata yung bayad ko. Eh, in the first place, pumayag ka dun sa bayad na yun. Diba? So, dapat onset pa lang. Alam mo na sa sarili mo kung katanggap-tanggapin sa'yo o hindi. Hindi yung tatanggapin mo, tapos kapag nandun ka na sa trabaho, tsaka ka magre-reklamo na unlit ng sweldo mo. Hindi mo na sana in-accept in the first place. Kasi, alam mo yun. Tsaka pag umaccept ka, isama mo dun sa
sa bid mo, yung mga fees, parang hindi mo hinihingi kay client. True. Alam kasi mo namang may fee eh. Kasi natin oo. Dapat yun eh. Oo, tayo yung yun. Fee, alam mo na yan. Another pet peeve ko, I mean, hindi naman pet peeve pala. Sorry. Ulitin ko. Another naman na tip ko about netiquette is dun sa mga proposals, mga emails, invites na nare-receive natin, or yung mga proposals na sinasubmit natin ng walang responses. Okay. Unahin natin dun sa walang responses. Paano ba mag-follow up? Kasi kasama to sa netiquette eh. Kasi online yung communication. So number one, paano ba mag-follow up? After mo ma-send, and siguro after a week walang response, you can just do a quick, a very, very short email. Hindi kailangan na sobrang haba na, "Hi, Keme. Just checking in to see if you got my application and you read through the Keme do. Parang, I know you're busy. Just let me know what the next step so we can proceed with my application. Thank you." Ganun lang. Mm-hmm. Tapos kapag wala pa rin sumagot, another week, checking in, please let me know if you already hired somebody for the position, and if not, then I'm still available for an interview, ganyan. And then after that, siguro after 2 or 3 follow-ups na walang response, I think that's it na. Diba? Okay na yun. Tapos pangalawa, dun ako sa walang response, no? Dun sa mga invites. Invites na hindi mo gusto. Para kasi sa akin, it might take a little extra effort, pero kapag nag-decline ka, attachan mo ng message, kasi may option naman sa baba, especially sa Upwork, di ba? Attachan mo ng konting message, kasi may options ka naman doon kung bakit mo tatanggihan. Tapos, sabihin mo lang, "Hi, Kemet, I thank you for the invitation, but thank you for the invitation for the interview, but I'm currently full right now, so I cannot take any more project. Hoping you'll find the best candidate that would suit your business need. Kemedo, bahala na kayo kung paano nyo i-word nun sa tingin nyo mas maayos. Pero at least, send them a message kasi it creates a good impression. Maybe in the future, pwede ka nilang balikan because they would appreciate how you respond to them. Dun naman sa mga gusto nyo na nireplyan nyo na proposal, tapos after ng interview, wala nang paramdam, follow-ups din. Same with the follow-up nung NR from the start. Ganun kasi ginagawa ko eh. And very recently lang, meron akong ginanon, tapos sabi, parang due diligence, na chinek ko muna kung may na-hire na. And may na-hire na sila dun sa position. So, nireplyan ko, parang last message ko na, bago ko i-close yung ano. Kasi diba, pwede mong i-delete yung mga message box. So, sabi ko, "I can see that you've already hired someone for the position. Thank you for the time and kemeto. Tapos bigla siya nag-reply na kailangan niya pa pala. So, instead na maghanap siya ulit, di ba, kinonsider niya yung existing usapan niyo. And, kasa mag-post pa siya ulit ng ano. Mm-mm. May ganyan ako, pero iba naman. Diba? Parang nag-follow up ako, tapos sabi niya, "Ay, oo, may na-hire na ako, pero may kailangan ako ganitong position." Tapos nung sinabi ko na kaya ko rin, o di ayun, instant project, oo. So, idagdag natin dyan yung, ano, yung mga contracts sa Upwork na wala nang interaction with the client, wala na siyang binibigay na task. So, dagdag natin, hindi okay, sa simple etiquette lang, hindi okay na bigla mo na lang i-end yung contract nyo nang walang salitang, walang sabi-sabi. So, ang ginagawa ko, bibigyan ko na, kunwari today, magpo-follow up ako, sabihin ko, papakilala ko, ako si ganyan, tapos nagtrabaho tayo dito, ito yung ginawa natin, ganyan. Tapos, I was wondering kung kailangan mo pa ba ng writer or hindi na. Kung kailangan mo pa, available ako. Kung hindi na, may I request na i-end natin yung contract. Tapos, if you are happy with my work, pwede din mag-iwan ng feedback, ganon. So, ganon. Tapos, imamark ko siya ng 1 week sa calendar ko. After ng 1 week, follow-up ako ulit sa kanya. Uh-oh. Tapos, pag after nun,
parang mga 2 to 3 follow-ups din ako. Tapos i-end ko na siya after nun. Kasi sabi ng Upwork, kapag kunwari, meron ka namang parang, meron ka namang ginawang paraan para kausapin yung client, hindi nila iti-take against sa JS score mo yon. Compared sa in-end mo na lang siya bigla-bigla, bababa yung JS score mo. So, mas maganda na ikausapin mo lang sila. Ayun. So, yun yung dagdag ko. Yeah. So, madam ikaw. Hello? Hello? Ayan. Di ko alam kung nandyan pa ako. Nandito pa ba ako? Naririnig niyo pa ako? Parang wala na sila. Hello? Ayan, nasa na kayo? Parang iniwanan niyo akong lakad. Andito ako, madam. Can you ay, andyan ka pala. Yes, I can hear you. Huwag mo ko iniiwan ng ganun. Joke. Hoy, hindi ako nag-ghost. Charot. Hindi ako nag-ghost. O, baka daw hindi na makabalik si Jepo emergency. Keme lang. Boy, yung wala sige lang. Si mag-last word ka na, madam. Ayun. Ang bottom line lang naman dito ng mga pinagkukuda namin na pinayo namin for me is yung etiquette mo sa net, yung netiquette mo will not have any difference with how you interact with other people face to face. So, kung paano ka makipag-interact face to face, as much as possible, same concept with how you interact in the net. The only difference is that if you're careful with your choice of words during, you know, a face-to-face interaction, be more careful with online interaction kasi there's mm-mm no tone sensitive of voice yung support. Online. Oo. Mas sensitive siya kasi. And mm-mm, nag-iiwan ka kasi ng marka. Like, yes, nag-iiwan ka ng evidence na pwedeng, alam mo yon, ito yung ebidensya, tinype mo to, pinost mo, or in-reply mo sa email. Sinabi mo sa call, recorded yung call. So, ang hirap bawiin, at pwede nilang paulit-ulitin at balik-balikan, and mas mare-retain sa kanila since na babalik-balikan nila yung conversation. Di ba? Alam mo yan, may mga taong gusto paulit-ulitan na sasaktan, yung ulit-ulit pang, basta yung oo, babasa-basahin pa, hindi diba? Madelete-delete. Oo. So, let's be more careful and do not use the other people's behavior as excuse. Kasi other people's behavior is something that you cannot control. So dwell mm-hmm with what you can control, which is how you respond and how you react. And do so, not point fingers talaga kahit papa, kahit anong mangyari. True. Huwag tayo masyadong reactive na pag may eksenang or hindi maganda yung tono ng kausap mo, eh, mag-react ka rin ng mas hindi magandang tono. Huwag tayong maging reactive. Let's always stay on the, ano, on the better side na, oh, hindi naman competition kung sino yung mas maganda yung sinabi, sino yung, yes, oo. So, at the end of the day kasi, ang pinaglalaban mo dito is may trabaho ka. Mm-mm. May, ano, at saka yung magiging, yung impression na iiwanan mo, hindi sa pagiging plastic at politiko at gusto mo ng magandang image. But still, image is still everything and impression still last. So, kung ano yung iiwanan mong imahe, doon magbabase ang tao. And pinaka malakas na marketing is word of mouth. Kapag, so it can be positive, it can be negative. So, kakalat yan. Hindi lang may iwanan sa client yan na, ay, ang masama pa, hindi lang ikaw yung kakalat na sagawin na, ay, si Nizza, anong kausap niyan, palasubas yan. Hindi at naman Nizza, ganun yung sasabihin ng client. Eh, sasabihin niyang mga Pinoy na VA, ganyan niyang mga yan, hilig mang ghosting, ganyan. So, maraming maaapektuhan. And kung hindi ka naman selfish na tao, sana i-consider mo yung mga maaapektuhan. And still, lahat ng lalabas sa bibig mo, or technically, lahat ng itatype mo, at lahat ng sasabihin mo, may it be online or offline,
sa'yo at sa'yo pa rin magre-reflect yun. So, yun lang naman ang aking last word. Yes. Ako, singit ko lang din dun sa last word mo na magsarili ka si Sandra. Ng last word. si Sandra. Hello, Sandra. Nandyan si Sandra, yung mahaba yung sinabi dati. Nakikisama siya sa convo. So, thank you dun sa mga sumama sa convo today. Sama tayo ulit next week. De, ayun. So, yung last word natin. Ayun, oo. So, yun. Dagdag lang natin na do not point fingers na kapag kunwari, nag-end na yung contract nyo, strive na mag-end nang maayos yung contract mo with the client. Tapos, pag nag-end na, tama na. Huwag mo nang pag-usapan sa ibang tao. Huwag mo nang ipopost na huwag kayo mag-apply sa client na to, ganun. Or, huwag mo nang ikakalat sa mga GC or kung sino-sino sasabihan mo about that person. Kasi, ano, parang, ang pangit tingnan, siguro sorry na rin, pero ang cheap, di ba? Ang cheap mo lang kasi parang kang naghahanap ng ano, parang kang may kilala kasi ko yung cheap niya. So, parang kang naghahanap ng kakampi. So, better, be the better person. Mag-move on ka na, maghanap ka ng trabaho. Kasi kadalasan, yung mga yan, naghahanap ng fault ng iba, tapos walang ginawa kundi mag-chismis. Tingnan mo, wala silang trabahong maayos. Kasi imbis na maghanap sila, nag-chismis sila. So, tsaka yun. Sige. Nakalimutan ko, bilis naman ng memory gap ko. Grabe. Lakas si Jeffrey. Anyways, ayun nga, na parang, aside sa side, ano yung huling sinabi mo? Ano sinabi ko? Hindi, move on na. Yung mga walang trabaho, yung mga ano, parang kachipan na maghanap ka pa ng fault ng iba. Yung tapos ipagkalat mo pa yung fault nila. Ay, ayun, oo. Yung parang, ayan, naalala ko na. Unless your intention is to, ano, to share and impart a lesson, be general. Don't. With your post. Hindi yung nagpo-point out ka ng specific person. Kahit hindi mo banggiting yung pangalan, be general. If your intention is to, you know, share the lesson that you learned from that incident, ayun lang, be general. Ayun. So, ipapopost mo pang ipagkakalat mo ba? Yes. Kasi, yun nga, huwag ka maghanap ng kakampi. Move on ka na lang. Laki-laki ng mundo. Oo. Kala niya yata agawan base eh. Ngayon. Sabi ni Sandra, thanks sa tips. Tama, dapat mabait pa rin tayo kay client kahit di okay ang ugali nila. Yes. And yung personal boundaries mo. Professional. We should always be professional. Let's always put ourselves in the position na hindi tayo mabubutasan kahit anong mangyari. Hindi sa atin babalik yung incident. Kahit pasabihin natin na nagkamali si client na una, tapos pag sinalubong natin ng another ng kabalbalan, ending nun tayo na yung mali nun eh. Kahit pasabihin mo una pero in doing si client, so, yung pag-strive mo na maging okay yung sarili mo, make sure na wala kang ibang tinatapakan. Oo. Ayun. Tapos, so, ano pa ba? Parang wala na. Wala si Jeff eh. Next time solo na niya. Walang nagtatanong eh. Oo. Sige, end na natin, madam. Sige. Nanonood ng offline, kung meron kayong halimbawa naisip within habang nakikinig kayo na something related or any question, i-post nyo lang sa comment section. Sasagutin natin. Comment nyo lang kahit replay na yung pinapanood nyo para mapag-usapan. Since kasalanan naman namin kung bakit hindi tayo magkatagpo-tagpo at meron dyan mga nanilisin ng alarm clock. Wala si ano, si Jennifer tsaka si Tin, yung lagi natin kasama. Siguro akala nila cancel. Kasi hindi naman tayo makahuli-huli bakla kung anong oras naman tayo. Baka nag-aantay sila kanina habang nagbe-breakfast. Tapos ikaw natulog pa. Ako, nakapag-roon ka na ako bilang tanod, di ba? Nakapag-herbalife ka na. True, nakapangapit bahay na ako, nakapag-roon ka na ako bilang isang butihing tanod, tapos tulog ka pa. Oh, agree ako dito, madam, tingnan mo kay Sandra.
pag dibdibin, kapag di okay ugali nila, if di mo kaya o talagang di okay, hanap ng bagong client. Check na malaki ng check yung, ng pink yung, na ball pen. Yung katulad nung topic natin last week, di ba? Yung, last week ba yun? Yung boundaries. So, oo, magkaroon ka ng personal boundaries. Kung hindi na talaga kaya. Yes, kung hindi na talaga kaya, hanap ka ng iba. Oo, hindi mo naman kailangan magtiis eh. Kasi kung tinitiis mo, wala kang karapatang magreklamo. Tinitiis mo eh. Pero kung hindi mo kayang matiis, edi hanap ka ng iba bago mo iwanan. Tapos, still, mm-hmm, kahit gano'ng kasama ang ugali mo, exit gracefully. Huwag mo nang ipamukha. Kang manggo-ghost ng client. Basta ka nalang maglalaho dahil nakakita ka na ng pulang payong, iiwan mo ng pobre nga nahaw. Ganyan. Walang manok. Oo, pulang manok. Hintay ko nga baka mamaya magpatulfo na yung putang yung pulang manok na ini. Oh, 'di ba? Huwag ka nang mga away. Basta yes, exit gracefully. Unless talagang compelled ka to tell the truth. Sige, go. Pero huwag ka nang mga away. Kasi ako personally hindi ako nang hangga't alis na lang ako kasi baka mamaya nga katulad sinabi ko kanina, okay silang dalawa ng client, tapos kami lang hindi okay, edi nandamay pa ako, di ba? Edi alis na lang ako ng matahimik. Ganun lang. Ayan. Anyways. So, yun, thank you sa mga nanood. Mabot din tayo ng more than 10. Oo. So, ayun. Thank you and see you next week. I-announce ko ulit yung Gano'n nakatagal? Lumagpas na tayong 1 hour ba? Feeling ko hindi. Feeling ko oo. Asa lang ako na pa. Ba't di ko oras? Di ba? Ito, ako. Oh, 1 hour, 10 minutes. Okay, sige. I-announce na lang namin yung next topic. Nisa, sana next time to pa rin natin yung oras, di ba? Kasi umaasa sila, tapos ikaw paasa. Ang yabang mo ha, porket nasa umaga tayo ha. Yes, bakit? Okay. Sige, next week ulit. Hindi po kami nag-aaway. Yeah, announce namin. Love namin ang isa't isa. Ganyan lang po talaga yeah, kami. Hindi po kami nag-aaway. Yes. Sige. Bye-bye. Sanay lang see po kami magbastos ng isa't isa. Bastos kami, pero sa isa't isa lang. Sa isa't isa lang kami bastos. Okay. Ayan. So, bye-bye. Siya. Thank you sa mga nanood. Comment kayo para alam namin nanood kayo. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye.